Alright and yes, what's up mga kaibigan at welcome back again sa ating YouTube channel. So for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang panibago, makabuluhan at talagang kapakipakinabang na video tutorial na gagawin ngayon. Dahil kung ikaw ay isang Facebook user, dapat alam mo ito. Dahil mababawasan ang tsansa na ma-hack ang Facebook mo. At kung hindi mo naman ito magawa, eh, malamang sa malamang, ma-hack ang Facebook mo. Okay, bago tayo magsimula, i-click mo muna ang subscribe at notification bell para mas maging updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Para bawat upload ko, updated ka. Okay, ang first step lang natin dito is kailangan mayroon tayong internet connection. At kapag connected na tayo at may pang data na, i-open lang natin ang ating Facebook app. At kapag open na, pumunta lang tayo sa menu. I-click lang yung menu dito sa right side. And yan, optional. At kapag lumabas na ito, scroll down nyo lang at pumunta kayo sa Settings and Privacy. Okay, kapag pindot ng Settings and Privacy, i-click lang ulit ang Settings. Okay, kapag nandito na tayo sa Settings, Profile, Account, Security, i-click lang natin ang Security and Login. At kapag na-click na natin, dito makikita na natin ang Where you're logged in. Ito siya. At dito makikita nyo sa inyong account. Click nyo lang yung see all. Ito. Dito makikita natin kung saan, kailan, at anong cellphone na gamit ang ginamit natin last time na nag-open tayo ng Facebook account natin just for emergency, like sa kaibigan, kabarkada, kaklase, o kung sino pa man yan. Dito sa ating account makikita natin ang mga date at unit ng cellphone or model at kung saang place tayo nag-open. At syempre, ito ang kailangan at dapat nating aksyonan. Dahil kung hindi, mayroong tsansa na ma-hack ng mga kakilala o kung sino mang humawak ng cellphone na ating pinag-loginan. Kaya ang dapat gawin natin dito sa ating Facebook ay actionan agad, patayin agad. I-log out na natin yan. Okay, kapag nakita nyo to at nandito na kayo, i-click nyo lang itong log out of all sessions. Dahil alam nyo ba kung bakit at anong mangyayari kapag kinlik natin ang log out of all sessions? Ay malalog out ang ating account sa mga cellphone na pinag-onlinean natin dati o kung kailan pa man yan. Kaya kapag kinlik natin ang log out of all session, automatically malalog out ang Facebook account natin sa mga cellphone or devices na pinag-loginan natin. At ayon, ito na ang lalabas after natin i-click ang log out of all sessions. At ito na lang, nag-iisa na lang ang lalabas sa where you're logged in. Okay. At makikita nyo rin naman kung anong place, kung nasaan area, at kung anong cellphone. Ngayon, kailangan every month or weekly kung kaya nyo, ay i-check nyo ang inyong where you're logged in. Para nang sa ganon, mamonitor nyo ang inyong Facebook account kung may iba bang gumagamit. Ngayon, kung mayroong ibang gumagamit, ay magpalit ka na ng password dahil dito, mamomonitor mo, malalaman mo ang mga gumagamit ng Facebook mo. Okay. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Gawin mo na, baka gawin pa ng iba. Okay, please don't forget to click subscribe.
and notification bell para bawat upload ko, updated ka.